Approved na po tayo. Yes! Ben Channel is now monetized, mga kapatid. Heto na po yung inaantay natin. Congratulations! Ben Channel! Thank you so much, mga kapatid. As of yesterday, July 20, 2020, na-reach na po natin yung 4,000 watch hours na mandatory requirement ni YouTube. At the same time, makikita natin doon na ready na for application. So today, ipoproceed ko po yung application for monetization ng ating account since na-reach na po natin yung requirement. At the same time, kaya ako hindi pinroceed siya kahapon, it's because of the copyright claim dun sa aking isang live streaming. So, nag-worry ako kasi konti lang yung extra watch hours ko. So, ang inisip kasi natin is baka pag na-reduce yun yung YouTube, baka i-less na po yung watch hours natin dahil dun sa CPR. But since nakuha natin yung advices ng ating mga kapatid at nakapanood tayo ng ibang vlog about approval ng monetization, so okay lang. It's because of may mga reasons or mga ways naman kung bakit tayo pwede ma-monetize. Dahil base doon at saka sa ating mga kapatid is pwede kang ma-monetize kahit meron kang CPR. Ang hindi lang ma-monetize dun is yung video na yun na merong CPR. So, ibig sabihin, hindi maapektuhan yung ating monetization ng account. So, okay lang na hindi ma-monetize yung isang account, isang video natin dahil yung voice na lamang din live streaming. Kaya, now, ipoproceed natin ang application. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako and again, congratulations sa atin. At sana, tuloy-tuloy na ang approval ni Lolo para at least makapag-proceed tayo sa ating mga gagawin. At may push natin yung ating mga, yung ating mga contents. At the same time, makabalik na tayo sa ating live streaming at para magawa natin yung mga paangat program bilang tulong sa ating mga kapatid na patuloy pa rin na lumalaban, patuloy pa rin na nagpuporsige para sa pag-abot ng mandatory requirements ni YouTube, lalong-lalo na doon sa pagpapangat ng kanilang mga subscribers at the same time, sa pagpapangat ng kanilang mga watch hours. Kaya mga kapatid, tingnan po ninyo at ipoproceed natin ang application ng monetization ng ating account. Hello mga kapatid, now is the second day ng ating pag-aabang sa application ng ating account monetization. And finally, kanina madaling araw, nag-check ako ng aking email at na-receive ko po yung letter ni Lolo YouTube at sinasabi niya po dito yung apply for monetization and sinabi na approved na po yung aking
watch hours at saka subscribers. So ibig sabihin, na-review na po nila yon, and then we're waiting for the step 3. Kasi yung step 1 po doon is mag-agree ka doon sa terms and conditions ni YouTube. Yung second is yung gagawa ka ng iyong AdSense account. Nagawa na po natin yon. And then yung pangatlo is yung review ni Lolo, which is in progress siya kaninang umaga. So finally, sabi ko, I wish na sana okay talaga siya kasi nasa final stage na siya. And then, monitor ko yung aking kaibigan, si Mudir Abs, PH Vlog. Sabi niya, kapag mayroong ganyan na okay na yan, antay mo na lang yung congratulatory email ni YouTube. And mga kapatid, I'm so thankful kasi in just one day, grabe. Na-surprise ako just now. Na-receive ko po yung email po ni Lolo YouTube, finally. Nag-congrats na po siya. Sinasabing, approved na po yung ating channel para mag-join sa YouTube Partner Program. And finally, ito na po yung pinaghirapan natin sa mahabang panahon. Oo, imagine nyo po, konting trivia lang. Ang account ko po, created siya, yung email ko talaga, 2012. Then, nag-start po ako talaga mag-sign up ng YouTube, 2016. And then, meron ako mga few videos na in-upload noon. So, wala pa tayong idea about vlogging na yan. So, itong nangyari na lang na quarantine, syempre, wala tayong ginagawa, bored tayo at the same time, medyo maraming pumapasok talaga, nag-join ngayon kay YouTube. Yung mga, sa madaling sabi, maraming nag-YouTuber na ngayon. So, March 2020, nag-start po ako, nag-refresh ako, gumawa ako ng mga bagong contents since nasa bahay lang tayo. At the same time, nag-try ako kung paano ako makakuha ng mga subscribers. So, halos lahat ng way is ginawa ko dito until such time na dumating yung point na nag-cross kami ni yun nga yung nag-monitor sa akin, si kapatid mo, Dear Abs, na paano magkaroon ng or umangat yung subscribers. So sabi niya, uso ngayon yung mga live streaming. So he invited me to join one of the live streaming na first ever na pinuntahan ko, na wala akong ka-idea, as in wala, hindi, zero talaga ako. So nahiya kasi ako magtanong talaga na yung ubusin ko lahat yung tanong, i-detail ko siya. Pero what I did is, inabangan ko talaga yung nag-live streaming na yon. Then, what I did is, nag-stay ako, nag-observe ako, nakinig ako. Then, doon ko nakita kung ano yung mga ginagawa nila. Kasi, ibang-iba po yung mga salita doon eh. Halos, alam mo yung mga term na hindi mo pwedeng sabihin kasi nga, violation po yun dito sa community po ng YouTube. So, hanggang na-learn ko siya, so, everyday, nag-join na ako sa mga live streamings na yun. Hanggang may mga nakasubs ako, nadikitan ako. So, kapag nag-notify sa akin, nakikita ko na may live streaming, sabi, pinupuntahan ko din. So, nadadala ako doon. So, hanggang dumami sila ng dumami na nagla-live streaming, then pinupuntahan ko lahat yun. Then, in-internalize ko po lahat ng mga sinasabi nila, yung mga na-discover nila, then yung mga journey nila. So, na-apply ko po yun sa akin. Then, until dumating yung time na umakit ng umakit yung aking subscribers, at the same time, I decided na mag-start na rin mag-live streaming. So, before po ako umabot ng 1,000 subscribers, nag-live streaming na po talaga ako actually. Pero, kapalan po ng mukha, and then kinakabahan ako kasi iniisip ko na sino kaya ang manunood sa akin. Kasi yung mga dumikit naman sa akin, hindi ko naman nakakausap, hindi ko naman nakakachat, hindi ko naman kilala, diba? Kasi majority talaga, hindi organic friends, diba? So, yun yung challenge. So, what I did is, yun nga, yung sinasabi lang gagawa ka ng mga ninja mo na account. So, ginawa ko yung kasi sa line of work ko kasi, gumagawa talaga kami ng mga accounts niya para sa mga applicants. Kasi ngayon sa process nila, kailangan nila gumawa ng e-registration, ng payos, di ba? Online lahat yan. Kailangan meron silang active legit account. So, yun din yung ginawa ko. So, malaking tulong po talaga siya. Hanggang gumraduate po ako ng 1,000 subscribers. So, tinuloy-tuloy ko lang po yung aking pagla-live streaming. And then, fortunately, umabot po ako ng 31 live streaming. Yung 31 na po yun is yung day by day po talaga yun na counting ko. Pero sa isang araw kasi may time na nakakapag hanggang take 3 ako. Kasi minsan sa connection, minsan may mga trial ako, ganun na ginagawa. Pero never ako kasi nagbura kahit minutes lang yung live streaming ko na nakakat, hindi ko siya binubura kasi iniisip ko rin yung WH or yung watch hour, sayang, di ba?
So finally today, dumating po yung email ni Lolo, yung approve na po tayo. Yes! Ben Channel is now monetized, mga kapatid. Ito na po yung inaantay natin. But, alam niyo mga kapatid, nag-start talaga ako ng aking watch to watch. That was June 17. So, na-kompleto ko po yung watch hours ko is July 19. So, sumatotal 1 month and 2 days. Through help ng aking mga mahal sa buhay, especially yung nasa UAE, then yung nasa Saudi rin, at saka mga kaibigan natin na nandoon, and then at sa ibang country, di ba? So, napakalaking bahagi, part sila ng success ng channel na to. The same time, majority dito po sa Philippines. So, ang laki po ng impact talaga. So, yun nga. So, hindi sayang talaga yung effort natin, yung pagpupuyat natin. Kasi at the same time, umangat tayo at meron tayong mga kapatid na dyan kasama sa grupo na kasabay sila ng pag-angat. Ibig sabihin po nun kasi is without them, hindi po ganun kadali, kabilis po makukuha ko yung watch hours at hindi rin po ganun kabilis na ma-approve po ako dito sa monetization na process na to. Kasi ang dami pong bumabagabag sa akin eh. Kasi unang-una, baka may lalaglagin pa sa aking subscribers, di ba? Pangalawa, baka may babawasan pa sa aking watch hours kasi ganito ganyan yung mga naririnig natin. At the same time, I'm worried sa pag-apply talaga. Kaya dapat, nung 19 pa lang, nag-send na ako ng application for monetization. But I hold the application kasi nga, meron pa po akong isang live streaming na meron po siyang copyright claim. So, yun yung pang 5th LS ko actually. So, nag-play ako dito ng background music na nandun naman po sa aking search is free po siya, non-copyright actually. Pero, pagdating dito kay Lolo, nung in-upload, may copyright claim na po. So, ngayon, sabi ko, sayang kasi nasa 4 hours mahigit po yun. Yung watch hours ko lang is 4,088. So, kapag ileles ni Brad ni Lolo po yun, baka magne-negative ako. Oo, magbe-below 4,000 WH ako. Pero, nagtatanong-tanong ako sa mga kakilala, sa mga kaibigan ko, and then at the same time, itong kakamoni lang din ang kapatid kong si Mudir Abs, sabi niya, okay lang yan, i-apply mo na. At saka yung kapatid din nagsabi na i-apply mo na kasi, okay, hindi naman sasabit yung application ko, yung process ko because of the content na isa na merong CPR kasi ang mangyayari lang doon, yung content na yun is hindi siya entitled or hindi siya eligible para magkaroon ng ads, hindi siya masama sa monetization. So, okay lang kasi live streaming naman din siya. But now, this is very unexpected na ganung kabilis. Imagine nyo po, just one day talaga na in-approve ni Lolo. Kahapon, yung video ko dito, pinakita ko kung paano ko in-apply at the same time, ano yung mga steps na ginawa. So, sinundan ko, then, ayun, hanggang kaninang madaling araw, may nareceive akong email ni Lolo at ito, hapon na, nandito na po yung final na sulat ni Lolo. Kaya thank you so much. This is a very, very, you know, alam mo yung fantastic journey, very amazing, alam mo yun, na sa haba-haba nung proseso, hindi ka bumigay, talagang tumutok ka lang. At finally, yung sinasabi ko nga paulit-ulit sa live streaming ko at in-advise ko sa mga kapatid na hindi masasayang to kasi lahat ng paghihirap natin is may mapupuntahan. Which is tama, ito na, dumating na. Kasi yun nga, sinasabi ko rin na tayo, madalas nagbababad tayo sa social media, lalo na sa Facebook, sa TikTok, or nag-online games tayo, di ba? Which is wala tayong na-earn. But now, sa YouTube, habang tumatagal, kapag na-reach mo yung requirement ni Lolo, entitled ka para kumita. So, this is it. So, again, congratulations to Ben Channel-PH. At thank you so much sa lahat na naging part nito sa aking organic team.
And then sa mga kasama ko sa bahay, congratulations sa ating lahat, team bahay. Thank you so much sa inyong lahat. Yung ating mga nagsusupport out there, thank you so much. Kasi without you guys, hindi po madadagdagan din po yung mga views ng ating mga content. Kaya thank you, thank you, thank you so much. From the bottom of my heart, thank you so much. So gagawat ako ng isang aking vlog to mention your names, to mention your channel. Ipa-flex ko po kayo dahil ang laki po ng utang na loob ko dahil sa success ng channel na ito. Yes. Kaya thank you. Mabuhay po tayong lahat. Stay tuned mga kapatid. Marami pa tayong mga exciting contents na gagawin. Promise ko po yan sa inyo. Hindi po kayo, yes, hindi po kayo mabibitin, hindi po kayo magsisisi. I will share my talent dito sa platform na to. Promise ko po yan. Shukran and masalama. For you.